ESP2, Pagsasakilos ng Kakayahang Taglay. Magandang araw muli mga bata. Ako nga pala si Teacher Beth, ang iyong makakasama sa iyong pagkatuto. Ang ating aralin ay pang weeks 1 to 2, dalawang linggo to. Okay, ito ay pang second quarter. At kung bago ka palang napunta sa aking channel, huwag mo munang kalimutang mag-like at mag-subscribe. Click mo na rin ang bell na nasa gilid ng video na ito kung iyong masubscribe para ma-update ka po sa panibago nating mga videos na na-upload. Ang layunin sa araling ito ay pagkatapos ng araling ito, inaasahang maisasakilos mo ang sariling kakayahan sa iba't ibang pamamaraan tulad ng pag-awit, pagbuhit, pagsayaw at pakikipagtalastasan sa o pakikipag-usap sa iba. Kaya mo na bang tukuyin kung ano-ano ang mga kakayahang mayroon ka at ang ibang batang katulad mo? So, bawat isa sa atin ay binigyan ng kakayahan ng ating Diyos. Nasa sa atin lang kung paano natin ito paunlarin o palalaguin. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Ito ang una mong gagawin. Tingnan ang bawat larawan sa baba. Lagyan ng check ang patlang kung ito ay nagpapakita ng kakayahan at lagyan naman ng ekes kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Okay, tingnan natin. Ayan, nagpipinta, nagdrawing. Pangalawa, natutulog lang. Panglima, ay pangatlo, sumasayaw. Okay, tingnan natin ang iyong mga kasagutan. Okay, tingnan natin. Okay, sa unang larawan, ito ay check. Dapat ha, kakayahan taglay ito ng bata. Ito, mali sa una, pangalawa, sa pangatlo, tama. Okay, next. Ano ang naging batayan mo sa pagbibigay ng iyong kasagutan? Paano nga ba maisasabing ang isang kilos ay maituturing na kakayahan? Okay, paano nga ba? Okay, ngayon, ating tutuklasin yan. Okay, ang larawan ay nagpapakita ng batang sumasayaw. Ang kakayahan o talento ay isang espesyal na katangian. Ito ay ang kakayahang gawin ang isang bagay ng mahusay. Maaaring ito ay katulad ng sa iba. Pwede magkatulad ang kakayahan natin ng bawat tao, pwedeng magkaiba. Posible ring ikaw lamang ang mayroon o kakaunti kayong nagtataglay nito. So, lagi nating tatandaan, huwag nating ikumpara ang ating sarili sa iba dahil bawat isa sa atin ay binigyan ng kakayahan ng Diyos. Pwedeng ako marunong sumayaw, ikaw naman hindi. O ako naman marunong kumanta, tapos ikaw naman hindi marunong kang sumayaw, ako hindi. Ganun lang. So, huwag nating ikumpara ang ating sarili sa iba. Ilan sa mga kakayahang mayroon ang batang tulad mo ay ang kausayan sa pag-awit. Ayan, makikita natin ang bata ay umaawit. Pagbuhit o pagpinta. Pwedeng marunong kang puminta o gumuhit, pumili ng mga kulay na nababagay sa isang larawan. Pagsayaw, ang galing mong umindak sa isang tugtog. Magaling sumayaw. Pakikipagtalastasan o pakikipag-usap sa iba. Okay, ayan, magaling ka dyan. Mayroon mga tao, talagang napakatahimik, di mo mapag-kwentuhan kasi wala siyang sinasabi, nahihiya. So, may mga tao namang magagaling, makipagtalastasan o makipagkaibigan, makipagkwento sa iba o makipag-usap sa iba.
Maliban dito, maituturing din kakayahan ang pagtugtog ng mga instrumento. Kung pangmusika, instrumentong pangmusika, pagbigkas ng tula, pagra-rap, beatbox, at marami pang iba. So maraming kakayahan ng isang tao, hindi lang iisa. Pwedeng lahat ng kakayahan meron ka. Ano-ano nga bang kakayahan ang meron ka? Maaari mo bang itong ibahagi ang mga ito? Pwede mo bang ibahagi yan sa iba? So sa papanong paraan, pwede nga sasali ka sa mga contest. Ayan. So, sa pangalawang gawain, tingnan natin, basahin at ang inventaryo ng mga kakayahan. Tukuyin ang mga kakayahang taglay mo sa pamagitan ng paglalagay ng check. Okay, na ano yung check? Okay, sapat lang. Ikes naman kung hindi ito kabilang sa iyong kakayahan, gawin ito sa iyong papel. Okay, i-check mo lang kung saan dyan ang iyong natatanging kakayahan. Pagguhit, diba? Pagtula, pag-awit, paglangoy, pagsusulat, pagtugtog ng instrumento, pagsayaw, paglalaro ng sports, pag-arte, pagbilang. So, marami ang kakayahan na mayroon tayo. Okay, dito naman, gawin sa pagkatutubilang pangatlo. Sa tulong ng iyong mga magulang o guardian, pumili ng tatlong pinaka-natatangi mong kakayahan. Sulat ang mga ito o iguhit. Maaaring ring gumupit ka ng sariling larawan o mula sa magasin at idikit ang mga ito sa iyong sagutang papel. Okay, katulad dito sa isang kwento. Ako si Anna B. Mahusay. Sa edad kong 7, magaling akong gumuhit o mag-drawing. Maliit pa lamang ako ay tinuturuan ako ng aking tatay. Nakahiligan kong gumamit ng mga lapis, ng lapis papel, crayola at watercolor upang lalong gumanda ang iyong guhit. Okay, maliban dito, may pagmamalaki ko rin ang mga kakayahan ko sa pag-awit at pagsayaw. Araw-araw akong nag-iinsayo upang lalo pang humusay. So, yeah, para gumaling siyang maging magaling magpinta o pintor, kailangan nagsasanay araw-araw para lalong maging maganda ang iyong kakayahan. Okay, pag-usapan naman natin ang mga kakayahang hindi mo taglay. Alin saan sa mga ito ang nais mong sanang matutuhan o maging talento? Bakit gusto mong taglayin ang mga ito? Okay, so, gawain sa pagkatutubilang 4, pumili ng 3 sa pahinap ito. So, katulad natin kanina, marami ang binigay na kakayahan doon sa kanina, pagsulat, pagpinta, pagsayaw, magaling sa sports, pagtula, pakikipagtalastasan. So, isulat ang dahilan kung bakit gusto mo ang mga ito. Gawin ito sa iyong sagutang papel. So, ito sa gagawin mo dito, kakayahang sa kaliwang part. So, ang nice kong taglayin. Tatlo yan. Dahilan kung bakit gusto mong matutuhan. So, halimbawa, pag-awit. Bakit gusto mong matutuhan? So, naipapakilala mo na ang iyong mga natatanging kakayahan, natutukoy mo na rin ang mga talentong nice mong matutuhan. Ano-ano nga ba ang dapat mong gawin sa mga ito? Ang mga kakayahang mayroon ka ay dapat mong linangin o palaguin o sanayin. Kapag ito ay laging ginagamit o ginagawa o pinapakita, mas lalo itong malilinang o lalo ang gagaling. Sa makatuwid, kapag hindi ka nag-insayo, pinili mong huwag itong ipakita, ay babawiin yan sa'yo. Mawawala yan sa'yo. Kaya kailangan nagsasanay ka. Okay, tingnan natin dito. Gawain sa pagkatutubilang 5, pumili ng isang kakayahang nais mong ipakita. Sa harap ng iyong mga magulang o guardian, ipamalas ito. Sundan ang mga sumusunod na hakbang sa pagtatanghal. Okay, una mong gagawin, maghanda at mag-insayo. Iyayin ang iyong nanay at tatay at kapatid upang panuorin ka. Bumati at ipakilala ang iyong sarili sa iyong pamilya. Sabihin ang iyong pangalan at edad. Banggitin ang talentong ipapakita at sabihin, sana po ay inyong maibigan. Pang-anim, pagkatapos ay magpasalamat. Okay, dito naman,
para sa magulang at usapin ng pamilya, tingnan kung nagawa ang sumusunod. Lagyan ng masayang mukha ang kulom ng oo kung naisagawa ang mga kasanayan at malungkot ang mukha naman kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Halimbawa, nagpakita ng taglay na kakayahan, i-check dito sa oo. Kung hindi naman, ikes. O, dito i-check sa o bibigyan ng masayang mukha kung saan siya nakakitaan ng kanyang ginawa. Okay, ako'y natatangi. Tingnan natin ang tula. Sa murang gulang, akin ang taglay, ang kakayang biyaya ng may kapat. Pagsulat, pagguhit, pag-awit, itaalay. Pag-arte, pagtula ay aking inaaral. Pakikipag-usap ay kaya rin gawin. Pakikipagtalastasan, ito kong tawagin. Paglalaro ng sports, akin ding nanaisin. Pararamihin ko, kakayahang tataglayin. Lahat ng kaya ko, aking lilinangin. Ang mga hindi, aking susubukin. Magpapatulong sa mga may angkin, magkakaroon din ng sariling galing. Talentong angkin ay ituturo sa iba. Ibabahagi ko anuman ang kaya. Kakayahan ko'y laging ipakikita. Isasakilos ko ito ng buong saya. So, yan ang tula. So, gawain sa pagkatuto, anim, lagyan ng masayang mukha ang patlang kung naayon ito sa sinasaad ng tula at naman kung hindi. Okay, tingnan natin kung magkatulad ang mga sagot natin. Sa una, ang kakayahan ay regalo mula sa Diyos. Pangalawa, mahusay na ang bata sa pag-arte at pagtula. Tatlo, pangatlo, pauna rin o lilinangin niya ang kanyang kakayahan. Pang-apat, hihingi ang bata ng tulong mula sa iba. Pang-lima, ipadadamot niya ang kanyang kakayahan. Okay, tingnan natin kung magkatulad ang ating mga sagot. Okay, masaya, pangalawa masaya, masaya, pang-apat, masaya, pang-lima ay malungkot. Okay, kung tamang mga kasagutan, napakahusay. Okay, ito naman, gawin sa pagtatulog bilang anim, sagutin ang tanong na, anong magandang katangian ng bata sa tula ang nais mong tularan? Ipaliwanag kung bakit. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Okay, ganito ang gagawin mo. Ang gusto kong katangian ng bata sa tula ay ang pagiging, gagawin ko rin ang ginawa niya na. So, ay dito ang sagot mo. Pwedeng magkakaiba ang ating mga sagot. Okay. Okay, dito naman ang gagawin mo ay basahin na tunawain ang bawat pahayag. Isulat sa patlang ang salitang tama kung naayon ito sa iyong natutuhan. At mali naman kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Okay, number one. May kakayahan ka, kaya nagagawa mo ang mga bagay. Pangalawa, may mga batang walang kahit anong uri ng kakayahan. Pangatlo, ang pag-iensayo, pagpapaturo at hindi pagpapakita nito ay paraan ng paghubog sa mga kakayahan. Ang pag-iensayo, pagpapaturo at hindi pagpapakita nito ay paraan ng paghubog at pagpapakita nito, walang hindi. At pagpapakita nito ay para ng paghubog sa mga kakayahan. Pang-apat, mawawala ang kakayahan kapag hindi ginamit. Pang-lima, hindi dapat mahiyang ipakita ang kakayahan. Okay, tingnan natin ang mga sagot. Number one ay tama. Pangalawa, mali. Pangatlo, tama. Pang-apat, tama. Mawawala ito kung hindi natin ginamit. Pang-lima, tama. Okay, gawain sa pagkatuto bilang walo. Basahin at tunawain ng bawat sitwasyon. Ako ay nagpapakita ng tama at mahusay na pagsakilos ng mga kakayahan. Sulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Okay, number one. Napansin ng nanay ni Leo na nasa tuno ang kanyang pag-awit. Dahil dito, naisipan niyang bumili ng mikropono o microphone para makapagsanay ang anak. Sinabihan siya ng ina na may darating na bisita sa makalawa kaya siya ay nagmaktol at sinabing ayaw niyang kumanta. B, nagmandaling lumabas at mas piniling maglaro.
si sumunod sa ina at naging tayong mabuti. Okay, ang ating sagot ay C. Okay, pangalawa, napakahusay mo kung nakuha mo ang sagot. Okay, pangalawa, hindi marunong sumayo si Cathy, subalit nais niyang matuto. Kaya ang dapat niyang gawin ay A. Makinig siya ng mga tugtog na gamit sa pagsasayaw. B. Magpaturo siya sa kapatid na mahusay sumayaw. C. Magbasa siya ng kwento tungkol sa pagsasayaw. Ang ating sagot ay B. Okay, pangatlo. Mahusay maglaro ng sports sa badminton si Carl. Nais magpaturo ng kaibigan niyang si Gina, kaya pinayuhan niya itong A. Tumingin ng larawan sa iba't ibang karakitang pan-badminton. B. Bumili ng kasuotang gamit sa paglalaro ng badminton. C. Sumama at sumali sa kanyang magsanay araw-araw. Ano ang sagot natin? Magaling! Ito ay C. C ang sagot. Okay, pang-apat. Nahihiyang sumali si Jane sa kompetisyon sa pagbigkas ng tula kahit nakabisado niya ang pyesa. Natatakot siyang marap sa maraming tao. Bilang kaibigan, sasabihin mo siyang A. Lakasan ang loob at subukang tumula upang masanay. B. Huwag na ngang lumahok upang hindi mapaya. C. Magdahilan na masama ang kanyang pakiramdam. Ang ating sagot ay nasa A. Okay, next. Panglima. Iyak nang iyak si Lorenzo dahil hindi niya magawang pumasa ng mabilis. O ikaw siya, ano ang gagawin mo? A. Mananahimik na lamang upang hindi mapansin. B. Magpapaturo sa nanay o tate at mag-ensayo. C. Magpapatulong na ipabasa ang teksto sa iba. Okay, ang sagot natin ay letter B. Ang sagot. Sagot ay B. Okay, next. Bilang pangwakas, masasabi mo na bawat batang tulad mo ay may angking blank o talento. Ang mga ito ay dapat na so pipili kayo ng sagot sa baba. O, ganito ang ating sagot. Kung ganito ang sagot mo, napakagaling mo. Okay, ang ating sanggunian, ang pivot na ito ay nasa grade 2. Ito ay ASP second quarter for grade 2. Salamat sa panunood. Sana masundan mo ang ating module. God bless at mag-ingat po tayo.